Magandang gabi, Master Jazz. Ako nga pala si Eya, tubong Mandaluyong na ngayon ay nakatira dito sa Valenzuela. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 2019. Maugong kasi ang balita nung mga panahon na yon ang nagaganap na holdapan sa isang lugar malapit sa pinapasukan kong trabaho. Yung lugar na yon, Master Jazz, hindi naman siya totally madilim o iskinita. May mga streetlight naman kahit papaano. Sadya nga lang talaga na walang masyadong dumaraan. Lalo na pagdating ng mga bandang alas 10 pasado ng gabi. Hindi kasi ito yung typical na dinadaanan ng mga sasakyan eh. Detalye ko lang, sa isang straight na daanan na to, sa kaliwa ay isang mahabang pader ng factory. Sa kanan naman ay malalawak pa na bakanting lote na ayon sa karamihan na nakatira malapit sa lugar na yon, kadalasang tinatapunan ito ng mga bangkay o kaya naman doon mismo pinapatay. Meron pa nga daw na pagkakataon na may natagpuan doon na isang babae. Hubot-hubad ito, tanda na ginahasa muna bago patayin. Isa rin pala ito sa dahilan kung bakit walang masyadong dumadaan doon ng ganoong oras. Kahit pa ganun yung mga naririnig kong kwento patungkol doon sa lugar na yon, ay baliwala lamang sa akin ito. Sa isip-isip ko, hindi naman ako dadaan doon eh kung hindi kinakailangan. At kung sakaling dadaan man ako, siguro naman hindi ko matsetsempohan yung mga holdaper. Ano yun? Daily sila doon pupuesto? Parang napaka-imposible naman yata nun, di ba? Oo nga pala, Master Jazz, maisingit ko lang. Itong daanan na tinutukoy ko ay shortcut mula sa pinagtatrabahuhan ko patungo sa iba pang kalapit na factory. At sa mga kalapit na factory na yon, doon naman nagtatrabaho ang best friend ko. Kada magtatapat ang shift namin at saktong sahod, na pagkakasunduan namin na magkita lagi sa isang sikat na bar. Kaso, isang beses, saktong nag-OT itong best friend ko sa trabaho. Sa halip na hanggang alas 7 lang siya ng gabi, napilitan siyang mag-extend hanggang alas 10 dahil may kinakailangan daw silang tapusin. At dahil alas 8 ng gabi ang uwian namin, napagpasyahan namin ng best friend ko na pupuntahan ko na lang siya sa factory nila. Kaso, masyado pang maaga nun, kaya naisipan kong tumambay muna sa locker room ng ilang oras. 9:45 PM nung sinimulan ko ng maglakad patungo sa factory kung saan nagtatrabaho itong best friend ko. Sapat na kasi yung 15 minuto para makarating doon. Tsaka, doon naman ako dadaan sa shortcut eh, doon sa tinutukoy kong daanan. Yun nga, kagaya ng inaasahan, wala akong kasabay ni isa. Malakas naman ang loob ko, kaya wala akong pake. Basta, naniniwala ako na walang mangyayaring masama sa akin nung gabi na yon. Patuloy akong naglalakad hanggang sa makarating na ako sa halos kalagitnaan ng daan. At mula sa kinaroroonan ko, may natanaw akong pasalubong sa akin sa di kalayuan. Sa isip-isip ko, buti naman, kahit papaano ay may ibang tao. Patuloy pa din ako sa paglalakad hanggang sa nagkasalubong na kami sa daan. Dito ay hindi ko gaanong naaninag yung mukha nito, kahit pamaliwanag. Basta, sa pagkakatanda ko, nakasuot siya ng polo shirt na kulay asul at pantalon na pang opisina. Sinundan ko pa nga ito ng tingin hanggang sa makalampas. Ngunit, laking pagtataka ko dahil bigla itong nawala sa paningin ko sa di malamang dahilan. Sobrang nagulantang ako sa nangyari kasi paanong mawawala sa paningin ko eh ang liwaliwanag sa daanan na yun eh, dahil nga sa mga streetlight. Isa pa, kakalampas lang neto sa akin. At saka, hindi ko inalis yung tingin ko dito,
Kaya sigurado kong hindi ito dapat mawawala sa paningin ko nang ganun-ganun na lang. Ilang minuto akong hindi nakagalaw sa kinatatayuan ko habang nakatitig sa kawalan. Dahan-dahan din na binalot ng lamig ang aking buong katawan. Kasabay noon ang paglabas ng mga butil-butil na pawis sa aking muka. Huminga ako ng malalim upang kumuha ng lakas ng loob para maipagpatuloy ang paglalakad. Nanginginig pero mabilis kong hinahakbang ang aking mga paa. Kaso, parang ang dating, ang napakabagal ko pa rin. Todo dasal na ako nung mga oras na yon at halos naiiyak na ako dahil sa sobrang takot. Maya-maya pa, natanaw ko na yung dulo ng kalsada. Ngunit, bago pa man ako makarating doon, naramdaman kong nagtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Dahil isang malakas at malamig na simoy ng hangin ang pasalubong na humampas sa akin. At sa parehong pagkakataon, naramdaman kong bumigat ang aking kaliwang balikat. Bahagya ko itong nilingon. At dito ay nakita ko ang isang kamay na nakaakbay sa akin. Kaya ipinaling ko naman ang aking paningin sa kanang bahagi. At dito ay nakita ko ang itsura ng isang lalaking nakatingin sa akin. Duguan ang mukha nito at kapansin-pansin na may butas ang noo nito na animoy tama ng bala ng baril. Sumigaw ako ng sumigaw habang tumatakbo papalayo at parabang pilit akong kumakawala sa pagkakaakbay nito sa akin. Nang marating ko ang hangganan ng daanan ay maraming tao ang mabilis na lumapit sa akin. Inakala nila na biktima din ako ng holdup sa lugar na yon. Pero nung ikwinento ko sa kanila ang naging karanasan ko doon sa daanan na yon, marami ang hindi makapaniwala. Dahil sino ba naman ang mag-aakalang may kababalaghan palang nagaganap sa lugar na iyon, di ba? Naisip ko nga, baka yung inaakala nilang holdup ay hindi talaga holdup. Bagkus ay itong lalaking may tama ng bala ng baril ang talagang umaakbay sa kanila, di ba? Sa tingin nyo, Master Jazz? Hindi na din pala kami tumuloy sa lakad namin ng best friend ko nung gabi na yon dahil sobrang sumama yung pakiramdam ko nang dahil sa nangyari. Halos sariwa pa sa aking alaala yung kaganapang naganap sa akin noon doon sa daan na merong umaakbay. So, ayun nga mga master, no? Siguro nga, no, hindi talaga holdupper yung nakakainkwentro ng karamihan. Pero pwede ding itong nangyari sa'yo yung unang beses na nagparamdam yung kaluluwa, diba? Pero, alam mo ba, para sa akin, ah, okay lang talaga na makakita ako ng multo, eh. Pero basta wag na siyang lalapit. Grabe, no, nakakapangilabot kasi pag lumapit yun, eh. O siya, bago natin tapusin ang kwentong ito, gusto ko lang i-shoutout ang mga bago nating subscriber at mga silent listener, maging yung mga nagtatrabaho at tagapakinig na nasa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka pa sa susunod kong kwento. So, paano? Hanggang sa muli!